You, what's up mga kahagis? Welcome back sa aking channel. So for today's vlog, sa part 3 po ng bintahan po ng aking Paris. So sa ngayon po, ako yung nag-preparation po ng aking ibibintang Paris. Habang ako yung nagbibinta na, nagpe-prepare na po ng Paris, ayan, marami na po nag-aabang. Inaabangan na nila na, ang aking Paris na, kasi may mga tanghalian na kasi nagtatanghalian at saka may mga diop pa. Kaya ayun ho, ayan, minamadali ko siya kasi may nakaabang ng mga kakain ng Paris. So hindi lang po sa Pilipinas po ang mayroong viral na Paris, dito din po sa Taiwan may viral din po tayo. Pero grabe ang hirap ko dito. Alam mo, diop ko, maaga pa akong gumising, magpiprepare ng baka, pakuluan mo pa, unlutuin mo pa, pagkatapos iprepare mo pa, mag-fried rice ka pa ng napakaraming fried rice na kanin. Dahil mabibitin yung mga tao. O hindi talaga basta-basta na magbibinta ka lang ng Paris. Kung ikaw ay OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, kailangan mo ng determinasyon. Ano bang tawag niya? Inspirasyon. Interest sa sarili mo para hindi ka magsawang magbinta. Dahil sigurado pag ikaw ang magbinta, yun yung nanood sa akin, pag ikaw ang magbinta, magsasawa ka dahil sa pagod. Yung trabaho pa lang, grabe. Pero siyempre, kailangan eh. Kailangan natin magpundo ng pera. So ayan na nga, giandam na nako tanang mga panghanda diha para, ayan, nanay nag-abang diha na mukaon at kakain ng aking Paris. Ayan na, nakatayo na si Big Mamba. Si Big Mamba nakatayo na. Ayan, binuksan na yung fried rice ko. Yung fried rice ko nakalagay sa styro para hindi agad mawala ang init. Kasi hindi po kumpleto ang ating paglalagyan ng mga fried rice para manatiling init po ang ating pagkain. Kaya gumawa na ako ng sariling diskarte ko. Bago pa lang po sa aking channel, ang aking kuha ng video po ay sa galing po sa CCTV camera po ng aking CCTV dito sa lobby po, dito sa pinagtitirahan ko sa dormitory ng aking pinagtatrabaho ng aking kumpanya. At dahil nga po bawal po ang CCTV camera po sa kumpanya na sa dorm ng kumpanya na pinagtitirahan namin. At nilalagay ko lang po yan tuwing Lunes hanggang Miyerkules, dahil pag Huwebes mayroon po tayong company check-up ng mga room inspection kung tawagin po. So ayan po, naka-prepare na po tayo. Ako po yung naka-team. Yan, yung nagbubukas po. Ako po yan. Ayan po, bibili na si Ivan. Bibili na siya ng aking Paris, no? Ako na may pagod na niyan. Di ko lang iniinda. Dahil ayun nga, alam naman natin kailangan natin ng pera. Dumiskarte ka. Para kumita ka ng pera. So, nga pala, naka-portion na po lahat po ng aking Paris. Nakalagay na po siya sa isang lalagyan. Para pagka may order po, lalagyan na lang po siya ng sabaw. Ginagawa ko po yan dahil po bawas po sa trabaho at hindi po ako nakatutok maghapon po sa kaldero. Dahil po tayo, kailangan din nating umupo at magpahinga dahil kinabukasan may pasok pa ho tayo. Basta magsusumikap ka lang, kikita ka. Pero kung gusto mong wala ka namang pinaghahandaan o paggagastahan, manatili ka na lang sa bahay at matulog pagkadiop mo. Dahil po ako, hindi po pwede dahil dito po ako kumukuha po ng aking pang-allowance pa uwi papuntang Pilipinas para magbakasyon. So dahil nga po ito ay kailangan ko, pinipilit ko na lang po yung sarili ko kahit ako'y pagod na. Gustuhin ko mang matulog maghapon, magdamag. Hindi po pwede. Dahil po kailangan ko ng pera at may utang pa tayong pinagbabayaran buwan-buwan. Pagkakataong ito, dahil may pagkakataon para magnegosyo at magbinta ng pagkain, bintahan mo na. Dahil minsan lang ito, pag ikay lumipat sa ibang kumpanya, wala kang bibintahan dahil wala kang kasama na katulad nito na ganung karami. Dito kasi sa kumpanya na pinagtatrabaho ko, marami po. So sa video ito, ayan po, mag-out na po ang mga pang-umaga. Out sila ng alas 8. Darating po sila mga 8:15 to 17 minutes.
So tayo maghihintay at parating na sila. Nakahanda na po lahat ng mga kailangan ko para hindi ako mahirap. So sa first batch po, dumating na po sila. Ayan po, so nakikita naman natin at parating na naman po sila. At yung mga pre-order o reservation order, ayan po, nakahanda na po para ilagyan na lang natin ang sabaw. Ang nakakatuwa dito, pag marami kang binta, mawawala ang pagod mo. Lahat po ng ginawa ko dyan, pinorsyon ko po, naka-order na po yan, naka-reserve na po lahat. Wala na pong sobra. Marami pa hong naghahanap. Anong magagawa ko? Wala na talaga. Dahil sa mataas ang bilihin, ang aking puhunan halos maubos na dahil sa Paris Mami na ito. Dahil malapit na po ang katapusan, paubos na po ang puhunan ko. Halos wala na po akong magagamit. Anong araw pa lang ngayon? 27 pa lang. Pero ayos lang. Wala tayong magagawa. Magpahinga na lang kung wala na. So parating na po ang second batch po ng umiiwi po ng umaga. Ayan po, parating na po sila at pababa na po sa bus. Napakasarap mong pakiramdam kapag ganito po at ang binibinta mo nating pagkain ay naka-reserve na po lahat. Halos hindi ka na mag-iisip kasi lahat po sila bayad na po. Nakalista na po sa ating listahan para pagdating ng katapusan masisingil na natin sila. Hello na po ako niyan, pagod na ako niyan pero tinitiis ko lang. Pag gusto kasi natin, marami tayong paraan. Malalampasan natin yung pagod na ginagawa natin sa buong maghapon dahil sa gusto natin, sa interesting natin at saka sa kooperasyon natin at saka sa ating mga inspirasyon sa buhay. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, baka naman po hindi po kayo mag-comment dyan sa baba at taga saan kayo para alam ko kung saan nakarating ang video nito. Shoutout nga pala sa mga subscriber ko at sa mga supporter ko na hindi pa nakasubscribe. Mag-ingat po tayong lagi. Kung saan man tayo naroroon, mag-ingat po. Lagi po tayong magdadasal at proteksyon na ng ating Panginoong may kapal. So sa pangatlong batch po ng service po, parating na po. Ayan po, lahat po ng mga naka-reservation po nakakuha na niyan. So ang hinintay ko na lang po yung hindi pa nakakuha para mailigpit na natin yung ating mga pinaggagamitan sa Paris po. Wala, maliit lang po pala ang kinikita ko dito sa Paris. Tama lang po. Halos 1/4 lang po ng puhunan po ang kinikita ko rito. Ayos lang yun po kasi pagdating ng katapusan may iipon naman po siya. Hindi naman po siya sa isang araw lang. Kapag kanalikom naman po yung maliit na kita natin, lalaki din yan. At least pagdating ng katapusan, mayroon ka makukuha na hindi mo inaasahan. Shout out nga pala sa mga Magpali family, Pareha family, Salazar Pamari family, saka sa mga Puentes family po, sa asawa ko po, shoutout yan. At sa aking anak na nasa Liti po, na si Ron Ron, mag-ingat ka po dyan lagi ha. Si Papa nagsisika para sa'yo, para may padala po yung iyong allowance buwan-buwan. Kasi kapag ka inaasahan natin na ng trabaho, hindi po kaya ng sahod ko po na ipapadala sa pangangailangan mo sa isang buwan. Shoutout nga pala dyan sa mga umorder ng aking Paris. Maraming salamat po. Buah! Sa mga na nakanood naman po na umorder ng Paris ko, mag-comment down naman po kung masarap ba o hindi. Buah! Mag-ingat po tayo dyan lagi. Lalo sa trabaho natin mga idol. Ingat po tayong lahat. Para pag-uwi natin, masaya tayo na walang problema. Shoutout nga pala dyan kay Bogard. Ayan po, naghihintay. Pasensya na, nag-iisa lang. Bogard, yung nakatalikod po. Yung naka-t-shirt po ng brown yata yan. Siyan po si Bogard. Shoutout dyan kay Bogard. Sana kung nanood ka, mag-comment down below ka naman dyan sa baba. Bogard. Muntik nga pala akong maubusan ng sabaw dyan. Dahil kay Bogard, napakalakas uminom ng sabaw. Ginawan tubig. Nga, may nakalimutan nga pala tayong mga umorder at nagpapareserve. Hindi natin na sali sa reservation. Pasensya na po. Ayan, kay Bayot, kay Bakla, kay Bishi. Pasensya na at kanin lang na kain mo ngayon. Medyo nakakamura ka naman pero busog ka pa rin dahil may sabaw naman. Buah! So yun na nga, ako yung magpapaalam ng mga idol. Ako yung magpapaalam na sa aking voiceover po. At hanggang dito na lang ako. Mag-ingat po tayo lahat. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, back ka naman. Pasubscribe naman sa aking YouTube channel. Para naman madagdagan ang aking mga subscriber. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi. Bye-bye! Thank you.
nagkagulo na sila mga ka-idol, no? Na sa sobrang dami po, nag-iisa lang po ako dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, sino o nahin sa kanila. Basta kung sino yung nag-abot sa akin na palagi ng sabaw, lalagyan ko kaagad yan. Pero pasensya na po dun sa mga nauna tapos nakalimutan ko lang yan. Kasi alam nyo naman po, nag-iisa lang po tayo. At pasensya na rin po. At minsan na naghihintay at kayo, nainip kayo dyan. Dahil nag-iisa lang talaga tayo. Katulad yan, no? Si Dale, no? Kakasando pa. Shoutout dyan kay Dale. Si Jake nga pala, gustong kumain kaso naubusan na. Jake, shoutout dyan sa'yo. Wala tayong magagawa, naubusan ka, dapat mag-order ka rin. Para serve ka rin dyan minsan. Para makatikim ka ng siya Paris natin. Nakakatawa naman yung voiceover ko, no? Pero ayos lang yan, at least ha, may narinig kayong voiceover. So ayan na ho, last batch na naya tayo po yung dumating. So yung nagbitbit nga pala ng box ng ano pa, si Master, may reservation din yan. Ayan, sinabi na niya po sa akin na ihanda mo na ba eh ang aking order, lagyan mo na ng sabaw. Sabi ko naman, copy yan. Doon nga po pala sa mga order ng Paris lang ha, baka naman samahan nyo naman ang galing sa sunod para naman po hindi tayo malugi. Sayang naman po kasi yung rice ko na hinanda ko para sa inyo tapos hindi nyo orderin. Baka naman. So totoo na ito ako yung magpapaalam ng mga kagis, no? At mag-ingat po tayong lahat. Sana umorder pa kayo ulit sa susunod kong mga lotong Paris. Ito, bye-bye po. Mag-ingat po.